Welcome to Wow Philippines, and today we're lucky. We will be interviewing two gentlemen, and they'll introduce themselves. First on my right is I'm Jerry Adeboso, the son of the late Brigadier General Terry Adeboso of the Hunters ROTC Guerrillas, World War II. And on my left is David Ingles. I'm the son of Colonel Gustavo Ingles, one of the three founders of the Hunters ROTC Guerrillas. So, gentlemen, I'd like to know first how your parents met. Is because of school? Barkada ba sila? Location? O paano po? Oh, well, my father already knew Colonel Ingles. They're both from San Juan Rizal, which is now San Juan City. They're both residents, long-time residents of San Juan. When war broke out in 1941, Colonel Gustavo Ingles and my father were among the classes of PMA that were sent home. Dagdag na walang pasok po kayong araw na... Because they were allegedly too young and too raw, too untrained to be commissioned. Or ayaw isubo ng nina Douglas MacArthur at ni Presidente Quezon sa gera to save the youth, ika nga. Pero sabi nila, pambihira naman. Tinitraining na nyo kami maging sundalo. Tapos iiwas kami sa gera. Hindi tama yon. So, ilang taon na ho sila nung time na yon? 18 years old. Kasi freshman lang siya, yung father ko. Tapos si General Adeboso was a year ahead, second year. Yung freshman at saka yung sophomore, yun ang pinauwi nila MacArthur. Kasi mga bata pa. At saka siguro dahil wala silang mga armas, kaya ano ba, lalaban sila, wala silang barel. Kaya pinauwi sila. So despite si General Adeboso was one year ahead, it was fortunate na they were both from San Juan, kaya magkakilala sila. Doon nag-bond. Tama po ba yun? Meron pang pangatlo eh. Si Mike Ver, who is a third year, di ba, ng PMA, pero because of academic reasons, naging sophomore siya ulit. Oo, pero taga San Juan din siya. Kaya silang tatlo pinauwi PMA. Kaya pag-uwi nila, nakita ulit sila sa San Juan kasi taga San Juan silang tatlo. Anong gagawin natin ngayon? Actually, yung susunod na question, paano na-form that it's from the three? Just by chance, nakita-kita yung tatlo sa harapan ng munisipyo. Anong kalye ba yun? Yung lumang... Ene Domingo. Just by chance. Tapos nagkakilala sila, na-recognize nila ang isa't isa. Sabi nila, ano gagawin natin? So, they decided na maging guerrilla or at least maging underground resistance, pansamantala. Ang ginawa nila nung una, gumawa ng mga poster laban sa Hapon, pinaskil nila sa simbahan, sa mga public places sa San Juan upang makuha yung simpatiya ng tao laban sa Hapon. Parang kulang yun para sa kanila. Bitin na bitin sila? No, bitin na bitin. Mga sundalo sila eh. So they decided, mag-guerilla tayo. O sige, si tatay ko, si Terry, ang natasang mag-reconnaissance. Saan tayo pwedeng mag-guerilla? Na napuntahan nilang dalawa ni Gustavo Ingles ang mga bundukin ng Rizal province. At nagdesisyon sila na doon magsimula sa Antipolo. Nag-organize sila, kukunti lang silang PMA-er. Ang ginawa nila, pinuntahan nila yung barkada nila. Bawat isa sa kanila, mga kaibigan, mga barkada.
oh, sasali ba kayo? Oh, maraming sumali. Tapos, karamihan niyang mga sumali, hindi naman PMA, hindi ROTC. So, nagsanib na ang PMA at saka ROTC forces. ROTC of a specific school or halu-halong eskwela ho yun? Maraming eskwela eh. Jose Rizal ba ang una? Kasi nga, di ba, Mandaluyong lang yun. Tapos sumali yung Ateneo. Ano ba? La Salba, meron din na La Sal, San Beda, San Sebastian, UST ba, gano'n. Letran, yung mga gano'n. Pero lahat to, ROTC, college students. Kaya sabi nila kasi, ano ba, papanoorin lang ba natin yung mga Hapon dyan sa kalye na minamaltrato ang mga Pinoy? Anong gagawin natin? So, sabi ni ano ni Colonel DeBoss, umakyat tayo sa bundok para magano tayo mag parang magkampo. Eh yung mga ROTC naman, sabi nga nila, ano lang tayo, ano bang tawag doon? Hiking ba o ano tabi na tatay ko, ano ba 'yon? Bibwak lang parang ganoon. Paano kasi yung tatanong ko, okay, parang kan eh, kabataan yan eh, madaling desisyon, sige, laban tayo. Pero ang tanong, papayagan ba kayo ng magulang nyo? Nagkaroon ba hong ganung instance? Oo, nagkaroon ng maraming kwento yung mga hunter na nung paalis na sila, masalimuot na sitwasyon nung nagpaalam sila sa mga magulang. Pero in the end, yung mga magulang ay pumayag. At least yung mga bagong recruit na ito ng hunters ROTC. Nagkaroon nga ng meron ng isang hunter na may kapatid siya na nag-serve na sa Bataan. Kaya yung siya mismo nung sinabi niya sa tatay niya na sasama ako sa gerilya. Tama na, wag na. Meron ka ng isang kapatid na nasubo na sa Bataan. Tama na yun. Tama na yung kontribusyon ng pamilya natin dyan. Pero nagmatigas ang ulo, umalis pa rin. Talagang sumama sa gerilya sa kagustuhang lumaban sa Hapon. So, sabi niyo po, basically Rizal and Antipolo, I believe, yung parang base and dun sila nag-ooperate. So, for the first years during the war, nandun sila. Kasi nandun yung pinakamalapit na bundok yata, eh, di ba? Sa Metro Manila, yun ang malapit na bundok. Eh. At saka malaki yung ano ron, yung area. Kaya okay magtago dun to start off. At saka malapit lang yun at saka kagandaan dun, may taguan sila and that they could easily get to know what is happening in Manila. In terms of, malapit lang, di ba, yung intelligence. So, ganun yung ano yung kanila strategy. Were there any stories from your fathers or the fathers of other of your colleagues na what happened, ano mga accomplishments nila or even failures before the Los Baños raid? Kung meron man mga kwento. Can you cite one, sir? Well, one very crucial element of resistance of guerrilla warfare is you must have arms and ammunition. When they went up, all that the boys could bring up was mga suitcase full of dilata or pagkain. So by the time 1 week, 2 weeks had passed, wala na silang pagkain, wala pa silang armas, wala pa silang lata sila. Kaya yun lang natira sa kanila, lata. So they decided to initiate a program, an activity by which they could get arms. Alam mo ginawa nila? Nagplano sila, nag-reconnaissance sila sa mga schools and universities sa Maynila. Sino dyan, aling eskwelahan dyan ang may armas, ang may armory. At yung mga ROTC rifles. So natiktikan nila, ang UP Manila, merong armory yan. Ang Union College,
meron din ROTC Armory, ang Mapua Institute of Technology at that time, meron mga quartermaster supplies. So nagdesisyon sila na i-raid itong tatlong eskwelahang ito between May and June of 1942. Umakit sila sa bundok April eh. After one month, wala na, naghihingalo na nga yung pagkain nila at saka wala silang armas. So they decided the next 2 months, gagawa tayo ng paraan para makakuha ng armas. Nakakuha sila, kaya lang na-discovery sila ng Hapon. Hindi maaaring magre-raid ka sa mga schools and universities sa Manila na hindi ka mabibisto ng mga Hapon. Kaya yung kampo nila sa Antipolo, ni-raid din ng mga Hapon. At doon namatay si Mike Ver. Isa lang siyang casualty ng hunters noon. First commander of hunters ROTC because of seniority. Dahil siya yung parang sabi nyo kanina, siya yung third year na na-demote lang to second year. Okay. PMA tradition yun, di ba? Ayun. Yung kagalingan kay Mike Ver, unang-una, kukunti ang armas nila, no? Ginawa niya, ano ba yung kanila? Browning ba? Meron silang browning? Ayun, yun lang yata baril nila nun, eh, no? Kaya, meron ni iba, pero konti lang. Eh, sabi niya, nagulat siya, inanong sila, hiningi niya yung brownie at yung mama. Sabi niya doon sa mga kasama niya, magtago na kayo, malis na kayo, ako na bahala rito. Bali, what he did was, because of his heroism, nabaril siya, napatay. Kaya, what he did was, what his act was, a heroic example of what a true leader is. You take care of your boys, and then you face the problem head on. Unfortunately, outnumbered yon at saka bago lang sila, and now napatay siya. Is there any marker or any thing we can look forward to na to say na or even a celebration or reckoning celebrating that specific act of Mike Ver? We attempted, nagsumikap kami na hanapin yung lugar sa Malabangka yun, Malabangka sa Antipolo. Unfortunately, hindi na makita ng aming mga tatay noon. Kasi ang ginawa nila nung namatay si Mike Ver, on the request of Mike Ver, na-cremate siya. Parang Viking funeral, sinunog ang kanyang katawan. Tapos yung abo, ibinigay sa kamag-anak dito sa San Juan. So unfortunately, walang marker ang lugar kung saan namatay si Mike Ver. Yung barangay ho na yun is still there, I suppose. Or is it a different name now? It might be a different name now dahil nung pinuntahan ni Colonel Inglis yung lugar na yon, hindi na niya rin maalala yung lugar. At malaki na ang pagbabago doon kasi nagkaroon na ng mga kalye, nagkaroon na ng mga bahay-bahay. Hindi na niya malaman kung saan exactly ang site ng pagkamatay ni Mike Ver. So after what happened to Mike Ver, ano ho na nangyari dun sa mga, sabihin na natin, remnants of the group? That became the parang turning point for the remaining hunters. Ano ba? Ganito ba tayo na patay na eh? Diretso pa ba natin? So, his father
being the second in command, was chosen ba as the new overall commander. Ang father niya sabi sa mga tao, ganito ang nangyari, namatayan tayo, hindi natin alam ang mangyari sa future, pero lalaban pa rin ba tayo? That was a big question to those remaining hunters. Ilan ba yung natira doon? Initially, mga 80 sila, di ba? Initially, mga 80, and then they eventually became something like mga 200 to 250. Lumaki dahil nag-recruit sila sa bundok ng mga anak ng mga magsasaka, yung mga anak ng mga mangingisda sa Laguna Lake. Tinitraining na nila sa kampo in jungle warfare, in military tactics and strategy. So mga 200 mahigit sila nung namatay si Mike Ver. Pero human interest side, hindi popular ang aking ama, masyadong stricto. Hindi tulad ni Mike Ver na, hey, how are you, fellow? Backslapping, laging nakasmile type. Ang tatay ko, stricto. Kung titignan mo yung mukha niya, hindi ngumingiti yun. Kaya hindi siya popular. At 70% ng 200 mahigit na recruits ayaw umuwi. Nung sinabi niyang, kung gusto ninyong umuwi, umuwi kayo. So ang natira, mga 30% na lang. Back to the original number, mga 70. It's a long story, pero sabi ng tatay ko at yung mga naiwan, na kailangan gumawa tayo ng paraan para maging pogi ulit tayo. Hindi pwedeng... Let not the death of Mike Ver define us. We have to do something, an act of revenge maybe, or get back at the Japanese, in order to show the townspeople and to show the sons of farmers and fishermen from whom we recruit that meron tayong kakayahan and we mean business. So si Colonel Ingles formed one group of ambushers. My father headed another group of ambushers. And si Soy Pia headed, Colonel si Soy Pia of the Jose Rizal University or Jose Rizal College formed another group. Suma total, yung tatlong grupo na yan, 19. Each group had a Browning automatic rifle. So they planned how to ambush the Japanese. And true enough, through intelligence, they found out merong mga dumadaang hapon sa truck nila sa pagitan ng Pililla, Rizal at saka Mabitak, Laguna. Nag-reconnaissance uli sila sa area na yon. Heto, meron ditong area na parang canyon. Kapag nag-ambush tayo dito, walang malalabasan ang mga hapon. Kung nakakalat tayong tatlong grupo, dito, dito, at saka dito, mamamatay, papatayin natin ang mga hapon na yan. So, nag-in place sila doon sa lugar na yon. 1 week later, kahihintay nila, naghintay sila ng 1 week. 1 week later, dumating ang isang taga-baryo. Sir, meron hapon na umaakyat. Meron parating. Totoo ba yan? hindi pa sila sigurado eh. Sir, totoo yan. O sige, alamin natin. Viniverify nila intel. In place na tayo. True enough, a truckload, two truckloads of soldiers came in. Nagdadahan-dahan sila dahil takot din ng mga hapon. Nabisto ng mga hunters, natakot din ng mga hapon.
dahil nagtatago sa likod ng truck. Sabi nila, yari itong mga ito. So yung tatlong grupo on signal, sabay-sabay nagpaputok. 19 hunters in three groups. And more or less, ilan yung kalaban ng hapon ng time na yun? We have an estimate. Mga 200. Heavily armed. With vehicles? Two trucks. Pero lahat sila may baril. Ewan ko yung hunters kung may ano. Naipit nga sila sa canyon. Nung binaril na sila ng mga hunters, wala silang mapuntahan. Hindi sila makaakyat, hindi makaba. Oh, correct. Kaya ito sa massacre. Talagang well chosen yung lugar kung saan. Kasi meron silang isang kasamahan by that time na si Rene Bernal. Ang nickname niya ay Tubo. Si Rene Bernal, taga Baguio, taga Benguet. Marunong siya kumilatis ng mga canyon areas, ng mga mountainous areas, kung anong magandang lugar for an ambush. At siya ang nag-advise na dito natin matatrap yung mga Hapon. And true enough, ganun nga nangyari. Merong yung 200 na yon, hindi naman namatay kaagad. Merong umeskapo. Merong din naka-eskapo by jumping down ravine. They nag-advance or nag-retreat sa ravine. But the groups, the two groups that met them, again, fired on them. At damay na naman sila sa kamatayan. Merong iba naka-escape papuntang Pililla. Yung hunter sa Pililla naman na naiwan, hinihintay sila. Kaya massacre din. Yun ang naging mitya ng revival ng Hunters ROTC sa tingin ng mga taga-baryo. Sabi nila, aba, itong mga batang ito, meron din palang ibubuga. Meron din palang ipinapakitang katapangan at kagalingan. Yeah, pwede ito. Pwede nating samahan ito. Kaagad-agad, yung mga taga-baryo, nagbibigay na ng pagkain, nagbibigay na ng gamot. Yung mga nawala sa kanila nung namatay si Mike Ware, bumalik na. At yung mga anak nila, sabi nila, sige, sumama na kayo dyan sa laban tayo sa mga Hapon. So the name Hunter ROTC, kailan was it there na during the start or was it an evolving thing? Nung nasa bundok na sila, one night, pulong sila. Ano nga tatawag natin sa sarili natin? Maraming guerrilla groups, kanya-kanya yung pangalan. So sabi ng karamihan, number one, hinahunting natin ang mga Hapon, di ba? So hunters tayo. So, pangalawa, meron nga tayong mga PMA cadets dito. Pero mas maraming ROTC. Kaya Hunters ROTC ang naging pangalan. Karamihan ng mga recruits nila, ganun din ang edad. 17, 18, 19 years old. Kung iisipin mo ngayon, may gatas pa sa... May mga musmus pa eh. Pero alam mo naman nung panahon na yon, tinetraining na ang mga kabataan ng gobyerno, ng Commonwealth Government. Na sa pagmamahal sa bansa, sa parating na independence, sa tamang paraan ng self-governance. Yung lahat na yun, tinetraining na sa, hindi lang sa ROTC, kundi sa mga academic courses na binibigay sa mga colleges and universities. Kaya mataas ang antas ng patriotism ng mga kabataan noon. And siguro pati yung moral ng Hunters ROTC, and sabi nyo mga tiga dun sa that part of Pililla and Mabitak, basically lahat ng Laguna. Were there any repercussions na nangyari after that, whether positive or negative? Dahil I'm sure from the Japanese side, oy, na-ambush tayo, pre-resback tayo.
And for the others naman, sabi nyo nga, dumami yung membership pa nila further. And I'm sure also, General Adiboso and Colonel Ingles made sure na hindi rin sila ma-ambush or hindi sila mahuhuli. Otherwise, it would, the ambush itself would come to naught. Parang ganun lang. Parang naging, ay, one time lang kayo. Hindi pwedeng ganun eh. So, ano ho yung nangyari afterwards? Yes, nagkaroon ng ano ng reprisal ang mga Hapon. Pero nakahanda na ang mga townspeople, ang mga baryo, ang mga taga-baryo dahil winarningan na sila ng mga hunters na teka muna mag-ano kayo, mag-iskerda muna kayo. Huwag muna kayo magpakita masyado dahil baka nga bumalik ang mga Hapon. Fortunately, hindi pa masyado, wala pa yung zona noong panahon na yon. Hindi pa masyadong established sa mind ng mga Hapones na pwede silang mag-reprisal. Nagkaroon nga ng reprisal pero individual groups na lang ng mga Hapon, hindi in large scale. Although it's in Laguna Lake, paano napunta from Rizal all the way to Laguna in preparation for that Los Baños raid? Mula sa unang kampo nila sa Malabangka, inabandona nila yung kampo na yon dahil obviously alam na ng mga Hapon. Lumipat sila sa Pililla at nagtayo sila ng kampo doon. Pero yung kampo na yon pang recruit lang at saka pang training. Nasa bundok yun. Nakikita nila sa bundok yung nangyayari sa town ng Pililla. Pero hindi sila makita ng mga taga-Pililla kung ano ginagawa nila doon. At ganun din yung mga Hapon, hindi sila makita sa kampo nila sa Pililla. Alam mo yung kampo na yan sa Pililla, naging pugad ng pagkalat ng Hunters ROTC sa Laguna, Eastern Laguna, tapos sa Quezon, and eventually hanggang Batangas, Cavite, Western Rizal, 9 provinces sa Luzon ang eventually dumating ang Hunters ROTC. So by the time that the UP Los Baños raid had to take place, napakalaki na at napakalakas na ng puwersa ng 45th Regiment na namamahala sa resistance fighting laban sa Hapon sa lalawigan ng Eastern Laguna at Western Laguna. This 45th Regiment are the Imperial Japanese Army or the United States? And the Hunters, okay. Okay. The Hunters came up with several regiments, seven regiments, both in East Luzon and West Luzon. 25,000 fighting and armed guerrillas. Guerrilla organization during World War II. Diba, the Hunters were the recipients of the first weapons delivered by the submarines of America. Yan yung bago dumating si MacArthur. Kasi nga, kailangan ng ng America ng intelligence at saka they saw the value of the guerrillas na eh. So they thought na the guerrillas could be our partners. So bago dumating si MacArthur, nagpadala sila ng mga submarines na mga dala yung mga armas na ang mga Hunters ang mga unang naging recipients dito sa Luzon. Doon sa pagplano ng Los Baños raid, when did that start as far as the Hunters is concerned? Hunter as ROTC is concerned? Because, di ba dumating na si MacArthur? The fear of the Americans is that since slowly the Japanese have been parang natatalo na dumadami yung
baka maano ma, ma massacre. Kagaya nung ano, yung mga 'di ba mga other campsites na ano na na may internment camps. Sa Palawan, sa Kabanatuan, ganun. Kaya nila ano yung they want to ano to rescue the ano internees kasi alam nila papatayin eh. And that since yung ano yung UPLB is the biggest concentration of internees in the whole world yung rescue operation niyan world war record yon, the biggest successful liberation of internees in the whole ano in the whole of World War II. Yung submarine kasi na dumating para magdala ng armas para sa hunters, meron din dalang mga radyo. Ang mga radyo na yan are so powerful, they can reach Australia. At yung forces, yung allied forces ni MacArthur. So they received information, yun nga sinabi ni Dave, kinakabahan ang mga Amerikano, ang mga allied forces, na yung mga civilian internees sa UP Los Baños at saka sa UST at iba pang lugar ay baka mamasaker ng mga Hapon. So sabi nila sa mga hunters, pwede ba namin kayong maatasan na gumawa ng plano para i-rescue yung 2,000, almost 2,200 civilian internees sa UP Los Baños. Dahil yan ang area ninyo eh, in Laguna. Kaya nagsimula na ang hunters sa pagplano ng raid and rescue ng mga 2,200 internees sa UP Los Baños. Ang tatay ni Dave ang namahala noon. Siya ang nag-coordinate ng lahat ng activities together with other guerrilla groups. Together with the internees themselves, kinausap niya ang lahat ng yan at pinlano step by step kung ano mangyayari at kung sino ang papasok dyan sa UP Los Baños. Ang nadesisyonan nila, yung Hunters ROTC ang attack force. Yung ibang mga guerrilla support forces outside to prevent Japanese additional Japanese from coming in, mga blocking forces. Tapos yung ibang guerrilla group sasamahan yung mga internees pag na-rescue na doon sa Laguna Lake para dalhin sa Muntinlupa across the lake. Each guerrilla group, mga 7 or mga 6 or 7 yun eh, had their own responsibility. Had their own function, but the hunters were given the biggest role of all, attack force. Yun ang pwedeng mamatay. Fortunately, kukunti lang yung mga Hapon doon yung panahon na yon, at nahuli pa nila na surprise nila yung mga Hapon dahil naka loincloth lang nag-exercise pa sa umaga. Hindi handa yung mga Hapon sa bigla ang atake ng Hunters ROTC. So, Dave, father mo pala yung nag-lead noon. So, anong kinento sa'yo? What juicy details can you share? I never knew of the story of my dad until his wake, yung sa burol niya. Sabi ko, nagtaka ako, bakit nagkaroon ng 21 gun salute yung father ko? Kinausap ko yung natitirang hunters, sila Di Campo, San Juan, sino pa ba? Basta yung mga nahuhutin, sabi nila, hindi ba naman ginawa ng tatay mo? Wala, he never told me stories. Because siguro, gruesome yung nangyari. Kaya he doesn't want the children to, ano, tiwan yung yun. That's the time I became active in the Hunters ROTC. Sabi ko, ano ba itong nangyari? Medyo
binigyan yata ng ano. So, na-interest ako. That's the time that I got, ano. And, yung sa Los Baños, maski nung bata ako, grade 3 pa lang ako, sinasama niya ako kasi ano siya eh, my father was the one who introduced stainless steel in kitchen equipment dito sa Philippines. Malalaki yung mga ano niya, mga contract niya, mga hotel sa Manila. Tapos sa Los Baños, nakuha niya yung Erie, UP Los Baños. Kasama ako doon, grade 3 ako. Pero he never told me stories about that. Grabe, sabi ko, ano ba ito? Tapos noon, only when I nagkataon lang nag-aral ako sa UPLB. Pero wala pa rin ako alam na masyado, no? Tapos after I graduated, merong nagsabi sa akin, kaibigan, Dave, ano mo si Gustavo Ingles? Bakit? May marker siya doon sa Baker Hall, ha? Ano? Pumunta ako doon. Sabi ko, tatay ko yan. Ano, kala ko lolo mo, gano'n, hindi, tatay ko yan. That's gano'n ko na, nalaman ko na he was part of the, ano, of the rescue of Los Baños. So, gano'n ako kamuwang. Kaya, I never knew that he played a major role in San Baños. Tapon na ang tatay ko is the intelligence officer. So nakita, ano, kaya siya nahuli. And he was imprisoned where? Madami. Sa airport studio, New Bilibid, Fort Santiago. Kaya palipat-lipat. Almost every day, ginugulpi siya. But he never squealed on his friends. So, kaya doon ako na ano kay sa daddy ko. 19, 20 years old. He never, squealed on his friends. For the attack of the, the raid on Los Baños itself, the rescue raid, so sabi nyo nga, Colonel Ingles was the, can you tell us paano na plan yun and how it was executed? Would you know details about that? The attack force itself was the 45th Regiment under the command of Lieutenant Colonel Honorio Guerrero, who was part of the original ROTC contingent from Jose Rizal College. Colonel Guerrero, I met him many times. He's really a tough guy, as tough a guy as you can ever find in a military commander. He successfully penetrated the UP Los Baños camp. His boys successfully rescued all of the internees from many different barracks spread out in front of UP Baker Hall. So it was the 45th Regiment that basically did all the actual military operation. And please correct me if I'm wrong, so there were no casualties on the part of the 45th? Injuries, yes, tama po ba? There were injuries, but there were two casualties. The two are now buried at the UP chapel. At the UP chapel inside UP Los Baños. Do you know their names, sir? Solis and may lapida. So, the raid itself was successful, and the Hunters ROTC will helping the internees go to the vehicles that need to go to the Amtrak. Yung Amtrak po ay isang vehicle, amphibious vehicle na parang tangke, pero wala ho siyang baril sa taas, talagang kanyon. So yun ho, parang ginamit na vehicle, I think 30 to 40 can fit there. Dahil libo nga yung mga internees. And
ang Los Baños kasi, of course, nasa tabi rin siya ng Laguna Lake, and dinila ho sila sa kwan sa Muntinlupa, where kumbaga in the safer areas controlled by the United States Army already. So nung nahatid na ho ng mga membro ng Hunters ROTC, meron pa bang role na ginawa ang Hunters ROTC immediately after the raid? Yung specific role ng father ko was overall planning. Siya yung nag-coordinate with the Americans and with the guerrillas. Yung si Naning Guerrero was the actual raiding team na commander na umano ron, nag-antak yun. Kaya this is one of the few occasions in World War II where guerrillas cooperated together to do ano. Biro mo yung 7, ano? Pati nga yung kanilang guerrilla na kalaban nila during the war, yung Markings, also participated. This is kaya sila nag-aaway kasi yung community support, yes, yung ano, yung mga rivalry niya. Kaya mag-milagro nga nangyari yun eh. So yung ang ano, yung ang ginawa ng mga hunters, yung sa planning kung saan magla-landing yung mga Amtraks, kung saan kung ilan yung mga guwardiya ng hapon, kung nasaan to. So, tsaka yung mga hunters nga nag-escort, at tsaka nung mga tatlo o apat na internees para dalin sa US sa camp para makakuha ng information yung US. Sila yung nag-ano escort doon sa ano tao noon. At saka marami pa silang ginawang ano operation na hindi mo masasabing small time eh. Always all in the back door. Yung mga Amerikano gusto lahat front eh. Sila yung bida eh. Sila yung may armas eh. Sila yung may kwento na eh. Kaya sila bida. Kaya, pero ano mga true to life naman, these hunters are really ano, humble people. They don't want yung mga ano, yung mga bravado, ano mga ano. Hindi, yun ang kagaling dyan sa hunters. Marami silang ginawa. At saka, yung massacre na nangyari after the liberation, inayos na yan ng tatay ko. Kasi nga, nung yung tatay ko, when we first went to UP Los Baños, he wanted to coordinate with the person who is facilitating yung ano eh, yung mga internees at saka sa mga Japanese. Meron yung vanguard doon eh. Si Colonel Price, si ano pangalan yung ano? Alam mo si Romeo Espino, di ba naging chief of staff ni ano? And okay. Yung father ko, he has to pass through him. And then that person said, eh ano naman ang mangyayari sa mga tao kung ma-liberate, ma-massacre? Kasi alam niya yung mga story ano man nangyari ata sa Kalamba eh, ganun eh. Sabi ng father ko, this is a joint operation with the Americans. Tapos, ang kagalingan, yung radio man ng Amerikano na kasama niya, who played the role in coordinating with the Americans, yung father ko, while he was moving, left that radio man to Colonel Price, to Spino, para malaman niya talaga na Americans would be the one to secure the place after the liberation. After that, tumahimik na si Spino. Ibig sabihin nun, na convince ni ano ni na sila MacArthur o whatever na kami bahala diyan. At saka because of that na pumayag na ano yung si Espino kasi was the vanguard of UP Los Baños. Kaya sila yung ano matao doon eh, kaya teritoryo nila yun eh. Kaya ayun, kaya so we have to pass through him and get his approval. So ganun nangyari. Ayun. Tapos yung first encounter pala, gusto mo magbarilan na kagad eh. Kasi kasi nga
si Espino, hot-headed din eh. Father ko rin hot-headed, kaya a little bit ano, nagaan na. Buti na may mga tao doon na keep the peace. Kulang, sabi, kulang ka lang. Hindi, kulang. Ano, so, ganun. Ayun, at least na ano. And when they met again, nag-agree na. Kasi nga, sabi na father ko, iniwan niya yung radio man nga nung Amerikano doon eh. So, that made him ano. At saka before that, yung ano, yung ang kagandahan nga nung ano, after the liberation, the Americans didn't fulfill their promise of settling there. Kasi nga, naano na nila yung ano eh, yung first objective nila eh, to liberate the people eh. Masaya na sila nun eh. At saka, wala na silang pakialam dun sa natitirang tao. Eh ngayon, yung ang mga tao, because of the massacre na nangyari afterwards, we're blaming the guerrillas. Sabi namin, hindi naman yan ang usapan namin eh. At saka ang guerrillas role as ano, is hit and run. We don't stay there forever, di ba? Ganon, kaya guerrilla nga. At saka lack of resources, lack of arms. So hindi, don't stay there. So yun. Ngayon, yun ang nangyari sa psyche ng mga local na people, na it's the guerrillas who were responsible for the massacre. Ito ha, itong ano, yung si Dr. Umali, Dioscoro Umali, who was the chancellor of UP Los Baños, who became my boss when I was working with the NGOs. I invited him to my wedding. Tapos nakatabi niya yung father ko. Sabi ni Dr. Umali, kayo ba yung si Colonel Ingles? Opo. Ba't naman yung iniwan nyo? Kasi may mga relatives yan din sa namatay dun eh. Sabi niya, hindi po kami yun. Ganito yun nangyari. Ayun, at least hindi sila nagbarilan dun sa simbahan. No? Pero at least nagkaigihan. Kasi nga, until now, that is still the psyche of the ano eh, the local resident. That is our major advocacy in ano, in yearly celebration of UP Los Baños, na hindi talaga mga guerrillas ang responsible naman. It's really the Americans. The Americans reneged or did not fulfill their part of the bargain to return to Los Baños to keep safe the population of Los Baños. So the truth is, they were so gloriously happy. The Americans were so gloriously happy. The Allied forces landed in Nasugbu, Batangas on January 31. Yes. Yes. By February 3, they were already in Manila, engaging in the Battle of Manila between February 3 and March 4. And all along the way, all along the South Highway, in Cavite, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, Rizal, Pasay, and Manila, in the towns of Rizal, like Parañaque and Las Piñas, they liberated those towns so quickly, they completely forgot about Los Baños. It wasn't in their main roadmap to go back to Los Baños. Unfortunately, for the people of Los Baños. When the time came, attorney Clive DeWitt said, guerrilla troops were all over the place. They seemed to rise out of the ground, and I can vouch for the fact that they showed no mercy against the enemy. Hunters was able to establish Philippine Veterans Bank, Veterans Federation of the Philippines. Biro mo, sila yung nag-ano talaga sa mga veterans.
nag-alaga at they had the foresight of taking care. These are your heroes. After the war, kakalimutan mo na. Di ba? Yun ang problema sa atin eh. Pa after the big event, kalimutan mo na eh. Yun ang kagandahan sa hunters. Unang-una, they're very humble people, highly decorated. Pero they have the pamamalasakit sa mga tao. Pero si Colonel De Ocampo, he served in VFP for so long. 30 years, biro mo yun. Kaya ganun ang the character of the hunter guerrilla leaders. Especially the leaders served in government after the war. For many, many years, they continued to serve the government, and some of them until they died. Like my father was headed the Philippine Veterans Legion, the predecessor of the Veterans Federation of the Philippines, for several years. And then he worked in the cabinet of President Magsaysay and President Macapagal. Colonel San Juan served many, many, many offices in the government also, as well as Colonel De Ocampo. Colonel Inglis did not want to join government, so he became a private businessman. But even there, he helped the Philippine economy. San Juan naman si father niyo po? He was a, sabi ko kanina, he was just a private contractor. Yung sa stainless steel, and that he is an avid collector of stamps, kaya he was one of the pioneers of yung sa philatelic dito sa Philippines. He served as a board of tuberculosis, yung sa TB. Kailangan maalaman ng mga kabataan natin ngayon na itong mga kabataan noon, bagamat kulang na kulang ang kanilang karanasan, parang kulang sila sa edad, kulang sila sa resources, lumaban ng husto. At after the war, naging leader ng ating bansa, both LGU and national government. Private. Sir, are you aware na nakapunta na ho ba kayo sa American Memorial Cemetery? Nakita niyo ho yung pangalan ng tatay niya doon? Nandun. Merong isang parang doon sa museum nila, meron silang listahan ng yung prayer liberation. Nakasulat lahat yung sasabi niyo, lahat ng guerrillas north to south. Maraming salamat po Mr. Adivoso, Mr. Inglis, for being here at WOW Philippines and sharing the story of the Hunters ROTC. It's an honor and a pleasure to meet you. At karang nararamdaman ko yung parents nyo as we talk. Sir, may I shake your hand for thank you also. Thank you. Thank you very much po. And thank you for watching WOW Philippines. Two soldiers of the Glider Infantry Regiment, John T. Doran and Verl Ray McMurdy, were killed in the diversionary attack, and two of the Filipino guerrillas, Privates First Class Atanasio Castillo and Anselmo Soleil, were killed in the hand-to-hand fighting in the camp. None of the prisoners were killed, and only one was lightly injured in the raid. Of the Filipino guerrillas, prisoner Clive DeWitt said, "When I learned later of the great part they played in our rescue, I felt I owed them a debt of gratitude that I could never repay."